Hello, what is up mga ka-SM? Ako nga pala si Sidski for Sidski Moto Vlog. Ngayon ito, kababalik na natin sa vlog. Matagal tayong nawala pero yun, mas matagal pa na di nawawala itong traffic sa Pasay. Aba, matindi! So, bayan tayo dito sa La Huerta, Parañaque. Papasok tayo ng Makati. So itong way na to, nandito tayo sa Quirino Avenue. Kapag kumanang ka dyan, Parawas Boulevard. Tapos pagka kumaliwa ka dyan, Rawas Boulevard. Pag dito naman, kumanang ka naman, is papuntang domestic. So ayun nga, dahil hindi tayo maabot sa green light. Kita mo naman, hindi kailangan magsalita dapat pa, nakikita mo na tayo, yan. Dapat mag-domestic sana tayo. Diba? Try natin na ipakita yung sitwasyon ng traffic dyan sa tramo Pasay. Yan. Kasi until now hindi pa rin tapos yung project ng tramo Pasay flyover extension papuntang EDSA. So itong way na pipiliin natin ngayon is kakaliwa tayo dito sa Rawas Boulevard. Kakaliwa tayo dito sa Rawas Boulevard para mas mabilis yung biyahe natin kasi 11:35 na, tapos 12 PM yung pasok natin. So itong ipapakita ko sa inyo alternative way ito para hindi ka maipid dyan sa domestic tapos patramo Pasay tapos labas EDSA. Dito nga lang medyo mas mahaba nga lang yung route natin kasi dadaan tayo ng Rawas Boulevard, pero ang labas pa rin natin EDSA top. Pag dito kasi nagtramo ka naman, lalabas siya ng EDSA pa rin naman. Pero ito, iikot tayo, datatay ng Baclaran, Rawas Boulevard. Medyo effort lang pero mas moving dito. Mas maluwag sa Rawas Boulevard. Kesa naman dun sa domestic na shorter route, pero yun nga. Ipit ka. Kumbaga, walang galawan. Hindi ka pa pumapasok sa trabaho, pagod ka na. So ito, para sa inyo to guys, sa mga galing south dyan, na ang ruta is Makati or yun nga pa EDSA. So ito, bestong content na to para sa'yo. Pero dito yan, lalabas na tayo ng Rawas Boulevard, then pagka nakalabas na tayo, maluwag na sana. Kasi may build up din naman dyan, pero syempre stoplight lang naman. Nagawa pa rin yung hindi pa rin tapos yung project ng EDSA extension flyover sa tramo Pasay. So ito na, galing tayong Quirino Avenue, lalabas tayo dito sa Rawas Boulevard. Uy! Medyo may kamote. Kaitaan nyo yun? Yan. Shoutout sa'yo sir. Mabagal ng atakbo ko, alalay lang ako eh. Singit ka naman. So syempre di may iwasan yan. Lahat naman tayo nagmamadali eh. So ito, alalay lang tayo dito kasi may namamaril dito sa Rawas Boulevard. May namamaril dito ng speed limit. Dapat nasa 60 lang tayo. 40 to 60 lang. Ayan. So napakasarap dumaan dito. Kasi yun nga, moving talaga. Isa nga harurot pa eh. Pero syempre, timingan din talaga kapag traffic sa Baclaran. Ayun, lalo na pagka Baclaran day, yan, Friday. I'm sorry, Wednesday pala, bakla. Wednesday pala, sorry. Ayan. So ito, swabi lang. So yun nga, talaga dapat alert tayo sa daan, diba? Baga chill tayo, kaso nga lang, di natin alam yung mga kasama natin kung chill lang. Pwede naman magmadali ng nag-iingat. Pwedeng magmadali na may pag-iingat. Kasi makakarap hindi naman tayo sa pupuntahan natin. So ito, medyo pasok tayo dito sa may truck. Ingat lang tayo. Yan. Para better view.
So ito, alternative route. Yan, papuntang Makati. Ross Boulevard din. Kakanan tayo sa Edge Stop. Yan, papuntang Edge Stop. So usually yung mga yung biyahe naman natin is 30 to 45 minutes. Depende na lang talaga sa traffic. Pagka maluwag, kinakaya ng mga 35 minutes. Maluwag na maluwag talaga. Yan, mga 30. Pero ngayon Thursday, patay na araw. Tignan natin kung ano ilagay ng EDSA. Siyempre EDSA pa rin yung magdi-dictate niyan. So ito, didipad na tayo. Baga, palipara na. Mas masarap dito kasi harurot yung takbo mo kesa dun sa atra mo talagang ipit. Yan, makakadang pa tayo ng baklaran. Yan, for guidance. So ito, kung taga south ka, marerecommend ko sa itong ruta na to para mapabilis ka at hindi ka na maipit sa tramo yan sa may domestic patramo. Tapos syempre labas mo rin naman Winston EDSA, EDSA top. So ito, umikot lang naman tayo. Dagdag siguro mga dagdag 1 to 2 kilometer lang naman. Hindi mo naman ihintayin yun kasi yun nga, harurot naman yung takbo dito. Yun nga lang, may speed limit tayo na 60, sana nakakasunod tayo. So ito, heritage. Yan, heritage. Tapos diretso natin, yan. EDSA top. Diba? Baga, simple lang. Simple lang dahil natin. Kumbaga, simple yan lang natin. No? Hahanap tayo ng way para kung saan tayo mapapadali, diba? Doon kasi, di ka pa pumapasok sa trabaho, pagod ka na eh. Singit. Ikot. Yan. Pero syempre, so far ano na naman, finishing na rin naman yung flyover na yun. Hindi ko kasi nakikita kung kailan yung ano yung finishing ano nila, yung contract, kung hanggang kailan. Kumbaga, nawala na tayo ng 20 days. 20 days tayo nawala sa trabaho kasi na-operahan niya tayo. Pero ito, nagbabalik tayo. Yun lang ang consistent din alim ng flyover extension na project na yan. Na soon sana madaanan na para syempre bawas sasakyan, 'di ba? So ito, papasain na tayo. EDSA top, EDSA top. So hindi ko na na-check yung time natin kung 37 ba tayo nandun sa tramo kanina, ay sa Quirino, from the time na lumabas tayo ng Roas Boulevard. So ganito ang lagay dito, talagang meron talagang build up dito sa part na to ng EDSA top. Kasi yung mga lalabas ng Winston, yan, syempre kumakain din ng ano yan, kumakain din sila ng dalawang linya tulad nun, tulad ng bus na yun. Yan, saka yun nga, isa pa sa reason kung bakit traffic dyan sa tramo is yung ano nga, meron kasi dyang bus terminal, mga bus terminal paglalabas talaga kumakain na linya, saka nagkakos pa ng yan nga, nagchuchok, may ipon yung mga sasakyan. Saka isa pa dito sa paglabas mo rin ng ano, paglabas mo dito sa EDSA, ayan, diba, yung mga bus terminal. So yun nga, yung sa Winston na yun, pag nag-domestic ka, pag nag-domestic ka tapos tramo, doon ka lalabas. So diba, i-compare mo yung naipit ka sa traffic tas from the time na na-reach natin tong EDSA top ng ganung kabilis na hindi tayo naipit sa traffic. Naipit-maipit man tayo, saglit lang naman, sa stoplight lang naman.
saka mas tipid sa energy. Energy ng driver. Ayan. So itong lagay ng EDSA dito, maluwag pa to. Maluwag to kasi dito may build up na. Yung mga kakanan naman, lalabas ng service road. Papuntang, ayan, papuntang sukat. Papuntang south naman, palabas. Ayan, mga truck, mga bus. So may build up din dyan minsan. Alam na kapag Friday yan, mga rush hour Friday, yan. Pero ito, maluwag pa tayo. Maluwag pa tayo sa lagay na to. So ayun, papakilala lang uli ako kasi tagal kong nawala sa vlogging. Ako nga pala si Sinske for Sinske Motovlog kung hindi mo pa ako kilala. So, mga ganitong content yung dinideliver ko sa inyo. Mga informative, like traffic, mga upgrades, mga ano, naubusan na tayo ng upgrade. Medyo kinapos na sa budget. Pero still, may Shopee naman, di ba? Papitik-pitik lang. Shopee, Lazada, for mga minimal na mga upgrades, mga parts. Ayan. So, mag-alyanis na tayo. Napaka-consistent talaga ng mga humps dito sa mag-alyanis. Pag inaanto ka, pampagising. Yun ang purpose yun, pampagising. Kidding aside. Ayan. Maluwag kasi holiday bukas no? Dahil yung Chinese New Year is 10 pero salamat sa butihin nating presidente. Ginawang holiday ang February 9. Ayan. Baga mahaba-habang pahinga na naman tayo. Pagbalik, bugbog na naman. Ayan. So, mga ano, update ko lang kayo guys, no? About sa naging operation ko. Ginawa ko rin naman siyang, naging content ko din yan. Yung sa laparoscopic cholecystectomy kong operation. Gallbladder removal. So, kahapon, ika 2 weeks natin. Pero yun, fully recovered na tayo by 9th day pa lang. Nakapagmotor na tayo pero yun medyo may pain pero ngayon 2 weeks na swabe na takbuhan natin. Yan. Balik na tayo sa vlogging. So yun, masagi. Yan, shout out kay Kuya, ingat-ingat. So ito itong content na to is para sa mga taga South. Yan, na nag-work sa Makati, Ortigas, Cubao. Yan. So, mare-recommend ko sa inyo itong daan na to. Tulad nyo, no? Tayo lang dito. Diba? Napakaluwag, napakaswabe. Pero syempre, may pinipiling araw din naman ng traffic talaga. Depende na lang talaga sa aksidente. Diba? May aksidente, yan. Tataka ka, wala naman traffic sa lugar na yun, pero meron. So, dito na kaagad tayo sa Ayala. Ayan. So, ang originally plan talaga natin is ipakita sa inyo yung yun nga, yung sa domestic, tapos sa tramo, tapos yung lagay ng ano traffic sa Pasay. Kaso nga lang, since na hindi tayo ganun kaagad nakalis ang bahay, so, mas pinili na lang natin yung alternate way natin. Para may sumisigaw sa likod natin ha. Ayun. So far pasok aabot naman tayo sa time natin sa trabaho. Na hindi tayo nagmamadali, chill lang. Time check natin 11:48 sa motor natin. Pero advance ng 5 minutes yan para iwas late. So kung taga south ka, then pwede mong gamitin tong ano na to, tong ruta na to. Yan. Para mapabilis ka.
Parang umaambon ah. Uy. Naanto kaya ata si Kuya. Nag-hesitate siya kung kakanan. Kagad, wala labas. Kasi sinasabi ko sa inyo, dapat alert kayo. Hindi basta pasok ng pasok. Papain mo muna dapat yung nasa unahan mo. Yung mga tip natin. Pag may nag-slow down na sasakyan, ibig sabihin, mayroong biglang tawid or mayroong biglang may kakat na sasakyan yan. Eh dapat, alam na alam mo yan. Galing ni Kuya sumingit, oh. Ito lang dito sa Ayala, no? Sa Makati. Yung mga gutter nila dito, may mga part na malalalim. Yan, shoutout sa mga ano, comment kayo dyan kung nabiktima din ba kayo. Yung biglang tukod yung lalim, hindi nyo abot yung gutter. Muntik pa kayong ma-disbalance eh. Tapos sa ano naman, medyo ano nga, medyo gigil akong umawak ng throttle kasi bago yung ano natin. Bago yung gloves. Pero syempre, mura lang 'to. 170 lang 'to sa Shopee. Yan, kasi pagka nababasa talaga, umaamoy eh. Kahit na ibilad mo sa araw, di nawawala. Nanonood yung amoy. To shoutout kay Rap Camacho, big time. From PITX, nag-grab na naman, nag-angkas na naman, ayun o. Oh. Ayun o, oh, yung naka-uniform ng video. Shoutout kay Boss Rap. Mabuhay ka. Naku, hindi tayo abot sa cut-off, pre. Abot sa cut-off, abot. Umabot tayo, yan. Dito kasi yung mga papasok na ng pa Jupiter yan. Mabilis lang yung seconds ng ano dito, stoplight. So ito lang, dito na tayo sa trabaho. Diba? Basic lang, kumbaga simpleng ruta kung saan tayo mapapabilis. Always piliin natin yon. O kung gusto natin na ano, gusto mo mag-chill pa, chill ride ka lang. So, saan ang gusto mo, supportahan kita. Mo naman, hindi kailangan magsalita pa, nagkikita mo na yan. Diba? So, ito, papasok na tayo ng trabaho. Abot tayo. So yun, ako nga pala si Sidske for Sidske Motovlog. At kung nagustuhan mo ang content ko for today, please like, share, and subscribe.